Magdamagan ang trabaho ng mga sanitary workers para mailagay sa mga drum ang mga hazardous waste sa Quezon Medical Center sa Lucena City. Noong Biyernes pa nagsimulang hakuti ng kumpanya nakakontrata sa ospital ang mga basura. Wala na ring amoy na nagmumula sa tunetunuladang basura. Ikinatuwa ng mga residenteng malapit sa ospital ang paghahakot ng basura na higit 3 buwan ang nakatambak. Maganda naman at mawawala ng masamang amoy. Naginamat, nakakot-takot na, nautay-utay na, salamat naman. Umaabot na sa higit 65 tunilada ang nahahakot na medical waste na dinadala sa treatment facility sa Bulacan. Pero dahil madalas ang pag-ulan, posibleng matagalan pa ng ilang araw bago mahakot lahat ang mga basura. Dahil sa mga limitasyon po na meron tayo, sisikapin po natin, sir. Subalit ngayon, sir, sa nakikita po natin, siguro po mula sa araw na ito, mga 10 hanggang 12 araw pa, sir. Nagsimula na rin magbayad ang Quezon Medical Center sa kontraktor ng kanilang utang na umaabot sa 10 milyong piso. Isa sa pangunahing dahilan ng paghinto ng EnviroCare Management sa paghakot sa basura ay dahil sa problema sa budget ng ospital. Meron pang 4 na cheque na nasa accounting ngayon in process. Hindi ko lang alam po yung amount that should be sufficient to cover yung initial na financial obligations namin. Para sa pamunuan ng Quezon Medical Center, hindi sila nagka-problema sa medical waste kung nagagamit na sana nila ang shredder machine na kaya magproseso ng higit 600 kilo ng basura kada araw. Nakakapanghinayang po yan, mag-iisang taon na nanandyan sa kinalalagyan ngayon at ang sa pagkaalam ko, according to the supplier, yung housing na kasama noong project ay tapos na rin yung structural plans. So everything but the budget, yung completion of the procurement process is needed. Ang isang shredder machine lamang ang nagagamit ngayon ng Quezon Medical Center na 200 kilo lamang kada araw ang kayang iprosesong mga medical waste. Dennis Datu, ABS-CBN News, Lucena City, Quezon.